Okay mga sisi, flex ko lang ulit yung aking mga gamis. Dito po siya nakadisplay sa taas ng aking malaking estante, malaking glass shelves. Tapos yung mga nairipak ko ay dito po nakasabit o nabawasan na din yan. So magiripak na naman ulit ako mamaya. At pwede tayong gumamit ng hanger na may clip. Ayan mga sis. Mga kanegosyo. Hello mga sisi. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome ulit sa channel namin, Rose and Dave Channel. Ito po si Ate Rose ninyo, ang tindera ng bayan. Okay, so hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. For today's vlogs ay mag-unbox lang ako, ayan, sa likod ko ng mga pinaka-isa sa pinaka-saleable dito sa aming sari-sari store. Pinaka-mabenta sa mga kabataan. Pinagkakaguluhan ng mga kabataan po. Okay, so ito po ay mga gamis. Before, siguro mga last week lang nag-order na ako, kaya lang kulang yung mga design na nakuha ko. So ngayon, nagdagdag na naman ako kasi mayroon na naman silang bagong, yun nga, bagong mga design at bagong mga flavor ng mga gamis. Okay, tulad ang sinasabi ko mga sisi kung ano yung mabenta sa ating sari-sari store, depende na lang po, doon tayo focus para madaling mairuling po ang ating puhunan. Okay, so pero bago ko buksan itong box na nasa likod ko, napakasaya ko ngayong umaga kasi nga may tumawag sa akin all the way from Hong Kong kasi nga dito sa vlogs ko may inilagay po ako na cellphone number ko at nakita niya tumawag siya sa akin from Hong Kong. Okay, shout out sa iyo Sisi Imelda Capistrano na nasa Hong Kong po, isang OFW na nanonood po pala sa amin ni Kuya Dave at sa kanyang husband po sir, Bossing, shout out sa iyo na nasa sari-sari store niya ngayon. Si Ma'am Imelda po ay may sari-sari store dito sa Pilipinas at ang nagmamanage ay ang kanyang husband po para pag-uwi niya. Meron na silang sari-sari store dito sa atin. At sabi niya, palagi siyang nanonood sa mga vlogger na may content na sari-sari store. Okay, at sa mga kapatid natin na OFW, ingat po kayo lagi dyan and God bless you always. Okay, so magbubukas na tayo ng ating box kasi sunod-sunod yung mga customer. Lagi tayong napuputol mga sisi. Ay, ako ang bigat. Napakabigat po nito kasi nga yung kinukuha ko ay yung 2.5 kilos. Yung pinakamalaki na po talaga. Ay okay. Sa mga gustong mag-order nito, okay, balik na naman tayo. Maglalagay ako ng link sa baba doon sa description box. Click nyo na lang din yung link para diretso na kayo doon sa Shopee kung saan ako bumili dito. Okay, description box po sa may title ko, may arrow po siya na paganyan. Click nyo yan, yan po ang description box. Tapos, yun tulad ng sinabi ko, i-click nyo na lang para mapuntahan nyo yung shop kung saan ako bumibili nito. Click mo na lang at pwede ka nang pumili doon kung ano yung mga design na gusto mong bilhin sa Shopee para madali. Yun po, yung sinabi ko yun na gawin nyo na po. Kasi si Sis Imelda, paulit-ulit niya daw na sinabi sa kanyang hubby na ganito ang gawin mo para makapag-order ka ng gamis. So, after nitong vlog ko, click mo na kaagad yung panoorin nyo po muna hanggang matapos. And hanapin mo yung description box at order na kaagad kayo. Nauutal ako. Okay, mag-open na tayo mga sisi. Kanina pa ako. Hindi ako matapos-tapos kasi maya-maya may bumibili. Alam nyo ba mga sis, itong shop na binibilhan ko ng gami, mas mura kasi dito. 300 lang siya, 2.5 kilos. Kasi sa ibang shop, nasa 350 to 370 na po yung bawat 2.5 kilos. So, plus mag-add pa tayo ng shipping fee. So, aabot na siya ng 400. So, dito kasi sa shop na binibilhan ko, 300 lang siya. So, mag-add na lang tayo ng 50 shipping fee. So, nasa 350 talaga overall na po. Neat na po yan na puhunan. Okay, so, maglagay na ako ng link talaga. Kasi maraming hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong. Halos araw-araw ng vlog ko, may nagtatanong, Ate Rose, saan mo binili yung gamis? Okay, may mga link naman doon sa mga previous vlog ko, pero ngayon maglalagay na naman ako. Okay, open na tayo. At alam nyo ba mga sisi, simula nang iniripak ko siya ng 5 pesos, maganda na siya tingnan at mas lalong mabenta siya ngayon.
Okay, mga sis, limang pack po lahat ang binili ko. Ito po ay tag 2.5 po, ha? 2.5 po bawat kilo kasi may mga 1 kilo na nakalagay doon sa Shopee. Ang hanapin nyo po ay 2.5 kilo. So, ang nabayaran ko nito lahat ay nagkakahalaga ng 1,780. So, pag i-divide natin siya sa limang tig 2.5, ang labas niya po ay 350. Diyan po, siguro sobra ng konti, basta 350 approximately po yung total ko. So, meron tayong 150 bawat isa. Kumuha ulit ako ng banana kasi swak na swak sa piso. Malaki po ang banana design. Next ay itong, ayan, itong caterpillar. Caterpillar ang design na to. So, mabenta din to kasi nga malalaki po yung kanyang ano. Pero binilang ko na siya, nasa 500 pa din yung laman ng bawat pack. Next ay itong liters, gummy liters. Ayan. So, attractive siya, maganda ang kulay. Tapos, next ay itong gummy shark. Gummy shark pala. Minsan, ang sinasabi ko ay gummy dolphin. Shark pala ito. So, gummy shark. Ang gummy shark ay saleable din siya. And then, itong, dalawa pala ang gummy shark ko. Kasi walang stock ang gummy shark nung last na order ko. So, dalawa ang kinuha ko. Yan. Okay, basta tips ko lang sa inyo ha. Pinakamahalagang tips tungkol sa gummy na huwag talagang painitan. Ilagay nyo sa safety place, kung mag-display man kayo, yung kita lang ng mga kabataan at hindi mainitan kasi nakumatunaw po, lugi na tayo. Okay mga sisi, flex ko lang ulit yung aking mga gamis. Dito po siya naka-display sa taas ng aking malaking estante, malaking glass shelves. Tapos yung mga nairipak ko ay dito po nakasabit o nabawasan na din yan. So magrepack na naman ulit ako mamaya. At pwede tayong gumamit ng hanger na may clip. Ayan mga sis, at isasabit natin siya isa-isa gamit din ang safety pin na pinakamalaki. Ayan o, oh, ito yung ginagamit ko. Tinutusok ko siya sa safety pin. Tapos, dito na lang din siya isabit. Dito banda sa may, yan, sa may clip. Ayan, sabit lang natin siya. Tapos, isa-isa po natin siyang isasabit. So, ganyan lang po ka-simply. Kung meron tayong mga ganito sa bahay, hanger clip, magamit natin yan siya dito sa ating tindahan. Pati sa aking mga mask, ganun din yung ginawa ko. Ayan, safety pin, tapos hanger. Hanger na may clip. Yung aking mga gamis dito. At dumating pala kanina yung mga toasted bread na naman na nakapatong lang dito sa ibabaw ng aming ice cream. Ayan mga sisi. So, nang nilagay namin siya dito ay mabenta na siya kaysa ganito yung ginawa namin before. Nakasabit lang siya. Hindi siya masyadong pansin. Pero nang nilagay na namin siya dito at nilagay namin siya sa tray, kitang-kita na at mabilis siyang maubos. So, benta namin ito ay 7 po yung isa pero 3.20 po. 3.20, tapos kang tabi niyan may tinapay kami na ang nilagyan ko ay yung nahingi ko lang na anong tawag nito, yung lalagyan ng prutas doon sa grocery. So nagamit ko siya, lagyan ng tinapay namin. Ayan, ganito po siya makikita. Diba maganda tingnan yung mga naka-display pag maayos ang ating sari-sari store, attractive siya sa mga customer. So, next day siguro ay labas na naman si Ate Rose para mamili ng mga chichirya. Kasi yung mga chichirya ko ay medyo nag-start ng magkakalbo. Ayan, siguro ito lang muna yung update natin for today mga sisi. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. See you next vlogs po. Bye!